Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko, isa sa mga nakakapansin na ikaw po isa sa mga paborito ng mga kamalasan? Gusto nyo po ba mga bossing ko na ngayong araw ng Martes mga bossing ay kayo po instead na malasin ay simulan na ito ng puro kaswertehan na lamang po ang dadapo po sa inyo o ang kakapit po sa inyo. Pero syempre mga bossing, ang isa sa mga sikreto po dyan para panay swerte na lamang, unang-una, ikaw po ay dapat positibong tao. Kapag ka marami ka mga pagsubok na pinagdadaanan na siya nagiging dahilan ng pagiging nega mo. Dahil syempre, ang hirap maging positibo, lalo-lalo na kung kanega-nega ang mga nagaganap sa atin. Diba mga bossing, pinagdaanan ko po yan. Ngayon po mga bossing, para mawaksi ang pagiging negatibo, huwag ka po makakalimot tumawag sa mahal na Panginoon. Araw-araw kang magdasal. Diyan nyo i-release lahat po ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Kapag po yan ay araw-araw mong ginagawa, gumagaan ang inyo pong pakiramdam. Hanggang sa mapansin nyo po mga bossing na, kumbaga parang napakagaan ang inyong pakiramdam na parang ang saya sa inyo na hindi mawari, diyan po papasok ang swerte, ang pagiging positibo. Yan po yung ilan sa mga sikreto mga bossing para tayo po ay maging positibo. Kasi kapag po kayo, di ba, kaya minsan napapachika tayo sa iba kasi naghahanap po tayo ng mahihingan, ng ano, kumbaga mahihingahan kung ano yung nasa kalooban natin. Ngayon, kapag po yan ay hindi nyo nahihinga, sa yung kalooban ninyo, hindi nyo na tipon-tipon dyan, ay lalo kayong magiging nega hanggang sa marami na kayong maiisip na mga negatibo. Ganun po yun eh. Pinagdaanan ko po yung mga bossing. Ngayon po mga bossing, huwag nyo nang i-chismis sa iba or huwag nyo nang i-chika sa iba. Ang mahal na Panginoon ang makakatulong po sa inyong mga bossing. At tapos, sabayan natin ng mga pampaswerte. Ang mga pampaswerte ay isa sa mga sangkap lamang para tayo po ay magkaroon ng mabisang proteksyon para yung malas ay mawala na sa buhay po natin. Yan po ay isa sa mga sangkap lang. May proseso o mga paggawa po ng ganyan mga bossing. Unang-una, kung ang problema nyo ay pera, sabayan ng sipag at tiyaga. Kung kayo po ay bagay napakaraming problema, ang numero unong makakatulong, mahal na Panginoon. Tapos sabayan natin pampaswerte, upang sa ganoon, tuloy-tuloy ang pasok ng swerte mga bossing. Walang maging sagabal. Kaya kung kayo po naniniwala sa magatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo sumertin sa ating pong buhay. At masasabi ko lamang po sa inyo mga bossing, kailangan po tayo ay mas maging fighter. Kung marami kang mga pagsubok na pinagdadaanan, gawin mo itong motivation para kayo ay magtagumpay, para kayo po ay mas maging fighter. Yung mga halimbawa kayo po ay laging nahuhusgahan ng kapwa. Kumbaga, pasok dito, lampas dito at huwag nyo masyado itong iindahin at kapag po ito iindahin nyo mga bossing, kayo po ay mas lalong panghihinaan ng loob. Kaya ang gawin nyo po mga bossing ko ay patunayan nyo na hindi kayo ganun. Kumbaga, patunayan nyo na, halimbawa, di na down ka lagi. Lagi nyo sabihin, tatagumpay din ako sa buhay, hindi lagi nyo tatakbo na ay pamumuhay, at lalo kong sisipagan. Ganun po mga bossing. Tapos, kailangan sa buhay natin meron tayong tatlo. Hindi lang po sa panahon ngayon, hindi po sapat yung sipag-sipag lamang, nadadali pa rin tayo ng kamalasan. Kaya kailangan may tatlo tayo. Ano po ba yan? Sipag at tiyaga, pananalig sa mahal na Panginoon at sabayan natin ng pampaswerte para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ngayon po mga bossing, masasabi ko lamang po sa inyo na alam niyo po ba ang citrus ay isa sa mga pinakamabisa na pangalis ng kamalasan. Ngayon, yan po yung mga lemon po natin, yan pong ating kalamansi, yung mga oranges, yan pong dayap, yan din pong ating suha. Yan po mga bossing ko yung mga citrus natin. Yung mga citrus natin yan, yan po isa sa mga pinaka. Pero alam niyo po ba, ang pinaka the best dyan, lemon. Ngayon, pero kung wala kang lemon mga bossing at may kalamansi kayong tanim, may mga bunga, ay di mamitas ka na lamang po mga bossing ko ng kalamansi. Ang gagawin niyo lamang po mga bossing ko, mismong kalamansi, huwag nyo po itong i-slice. Mismong kalamansi lamang or samahan nyo ng dahon. Kung kayo po ay may puno, samahan nyo ng dahon. Ilagay nyo po ito sa ilalim lang ng inyo pong higaan. Pero pwede rin man po mga bossing, kasi kapag ka-slice nyo ito, mabilis po siyang nagkakaroon ng parang
parang langaw na maliliit sa mga prutas, sa mga gulay, yung mga ganun mga bossing. Mabilis siya. Pero uubra rin naman mga bossing yung bilog lang mismo ng kalamansi. Maglagay ka ng 7 or kaya 3 or 5. Basta hindi pares-pares. May palabis lagi. Para kayo po hindi lapitan ng mga taong toxic sa buhay ninyo, hindi kayo lagi nakakaingitan. Kasi alam niyo po ba ang inggit kapag wala kang mabisang proteksyon, samot-samot ang pumapasok sa utak po niyan. Lumalawak na lumalawak, dumadami sila mga bossing. Kaya kailangan meron kang proteksyon sa mga simple mga pamamaraan. Bawa na malengki kayo. O siya, magtabi ka na ng 3 kalamansi sa ilalim ng inyo pong higaan. Pero syempre mga bossing, ito po yung mananalangin ka muna sa may silangan. Ito po, mag-wish ka sa may silangan ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Mag-wish ka ng temtim na mula sa inyong pong puso. Sabihin niyo dito na magkaroon kayo ng mabisang proteksyon, layuan kayo ng mga toxic na tao, swerte na kayo sa buhay, swerte kayo sa pera, sa buhay pag-ibig. Kung kayo po ay may trabaho, kayo po ay malayo sa mga taong ganun, or kaya, basta lahat i-wish nyo na po mga bossing, ganun din po yung intention ninyo na mga matagal nyo na mga pinapangarap, na lahat ay matupad, ayan, proven po yan na maswerte. Basta, ibilad nyo lang siya hanggang alas 8 ng umaga, pagkatapos, ilagay na sa ilalim ng higaan. Kapag ito ay natutuyo na kulay dilaw, ang gawin nyo, lagay sa isang plastic, kumuha kayo ng matilos na bagay, halimbawa eh, tinik ng kalamansi or kaya karayom or kaya po ipako, tapos mag-wish ka na lahat ng mga kamalasan yung pinagdadanan ay mawala na sa pamamagitan nito. Pagkatapos, ibuhol niyo po siya at itapon niyo po ito sa basurahan. Ngayon pa mga bossing, pag kayo itinapon niyo na ito, sabay talikod, huwag ka na munang lilingon pa dyan sa ating basurahan dahil maaaring bumalik or sumunod ulit sa inyo ang kamalasan. Ganun po yan sa pagtatapon. Kailangan sabay talikod, huwag kang lilingon. Yan po mga bossing, kayo maaaring biglang bumalik sa inyo ang kamalasan na itinapon po ninyo. Tapos, gumawa na muli kayo ng bagong pampaswerte. Kaya kung kayo pinaniniwala sa mga gatong mga pamamaraan, ay kailangan isa puso, isa isip, na kayo po'y magtatagumpay, ayuda na laging salitan ang mga magaganda at i-claim na po natin ang swerte. Yun na po mga bossing, salamat po!